Magandang umaga sa inyo lahat. Today is July the 28th. Kararating lang ng package namin sa galing sa Lazada. Ito ay ang pangalan niya. Teka, bubuksan pa natin 'to. Mali power bank pala siya. Ito po ay power bank. Ilan po mga kaibigan, bubuksan natin kung talagang totoo po ito. By the way guys ha, napakabilis lang po ito. Dalawang araw lang na deliver na agad. Excited na akong gamitin to kasi kailangan natin to kapag sa tuwing power outage. So ito nga po, sabi daw dito ay telecast, oh, naka bubble wrap. Tingnan pa natin ang loob. Excited na ako. Sana legit. Na-review na rin natin to. Sabi ng iba ay legit daw. Tingnan natin. Oops, maganda pagkaka-package niya mga kaibigan. Sobrang ingat. Napakaganda kanyang package. Naka-bubble wrap. Eto ho. Ang pangalan niya ay Telcast. Telcast 40,000 mAh. Napakaganda. Nakikita niyo sa package. Bubuksan na natin. I-unbox na natin. Siya nga pala kaibigan. Kung hindi mo mapapansin bakit ako bumili ng ganito. Kasi kailangan namin to dahil dito po laging nagbabrown out. Unexpected. Minsan hapon, minsan gabi, nakakabuisit. Lalo na kapag ka work from home ka. Oops, medyo maigpit. Tingnan natin, bakit? Actually, minsan ko lang makakakita ng ganito. Matagal na ako naghahanap ng 40,000 mAh na power bank eh. Kasi lagi ko na lang nakikita 30,000. Kaya nagtatanong kami sa mga seller kung merong 30,000, mahigit pa sa 30,000. Sabi nila wala. So, natsambahan ko to. Kaya, hindi na ako nagdalawang isip. Bumili na rin ako. Ayun, ito. Ito daw ang bukasan. So, asensya na mga guys at mabagal ako magbukas. At masisira ko pa yung kanyang kahon dahil lang sa sobrang higpit. Tanggalin na nga natin ang buong plastic na to. Ayan. Ay, ganun lang pala. Sorry guys ha. Excited eh. Ayan mga guys. Oops. Mga guys, ito. So kung nakahawak na okay ng safeguard, mga siguro yung tatlong safeguard ang singbigat niya pag bumili kayo ng safeguard. Ito ho, meron po siyang type C. Meron po siyang USB 2.0. Dalawang 2.0 na USB. 3.0 kung ano man yan. Isang output din na 3 or pangatlong output niya. So sobrang bigat niya guys, no? So tara, subukan na natin. Mga guys, no? So makikita nyo ang kasama sa kanyang package ay USB 2.0. So expected na natin yan mga guys. Meron po siyang manual. Ayan po mga kaibigan. At meron po siyang warranty card. Ching chong churiang. Ayan po. So kung kayo nagbabalak, lalo na sa mga nag work from home dyan, halina at bumili kayo ng ganito sa Lazada. At tingnan natin. Tingnan nyo, gumagana. Napakasaya ko.
Nakikita nyo ho yan guys, no? So out of from the package, meron ho siyang 3 bars po sa battery. Dapat 4 bars ho yan. Pero ang gagawin ko ngayon, since na-build ka bibili lang ho, ayan po mga guys, kabibili lang po nyan, meron na siyang 3 bars. Nakikita nyo naman po, gumagana naman po yung electric fan. Tara guys, subukan natin sa ibang mga devices tulad ng cellphone. Guys, ito nga pala, no, isang Vivo Y53. Tingnan natin kung magka-charge. Ayan po mga guys, nag-charge ho. Nakikita nyo, Vivo. Napakaganda ho niya. Kapag i-compare niya po siya sa Romos o ibang power bank po dyan, napakabigat niya ho guys. Hindi ko siya recommended dalhin dahil napakabigat po kung simpleng bag lang ang dadalhin niya. Napaka bulky niya ho, malaki ho siya. Pero kung talagang may pupuntahan kayo, lalo na kung mag-outing kayo, pwedeng-pwede ho siyang gamitin pang matagalan. Titignan nyo ho yan, maswerte ho ako, nakakuha po ako ng 40,000 mAh na power bank. So, nakikita nyo guys, nag-charge ho yan. Okay, mag-proceed tayo sa mas magandang o mas malakas or power hungry na device katulad ng laptop. So yan no guys, Tech Class, yan po, 40,000 mAh. Napakaganda ho niyan. Excited ako at na-receive ko ho yan. Ngayon lang. So yan po oh. COD po yan. 2 days ago lang. Ito oh. Ito po yung tinatawag na step up USB no. So magandahan po niyan. Pwedeng gamitin ho yan dito sa modem o sa laptop kung kaya ng laptop niya. So yan po. Tatryin ho natin. Ayan po, 12 volts. Kasi 12 volts ang kailangan ng modem. Tayin na ho natin. So, ang Tech Class, 40,000 mAh. Kakayanin ho yan. Kahit pang matagalan nyo rin gumagamit ng modem. Para sa mga shout out dyan, sa mga nagbabrown out ang lugar. Hello po sa inyo mga kaibigan. Ito po, gusto nyo na pang matagalang power bank para matagal din kayo mag-email dyan. Yung mga adik na adik mag-ML dyan at nawawala ng kuryente at walang pambayad sa load. Para na at gamitin natin itong power bank para at least nai-enjoy nyo pa rin ang paglalaro nyo o pag-i-internet nyo kahit na brownout. Ayan po. So gumagana ho siya, no? So legit ho siya. Salamat Lazada sa walang sawang pagbibigay nyo ng serbisyo sa mga tao at mga produkto na pinapost nyo sa inyong website. So maraming salamat, shoutout sa inyo mga seller, at kayo po ay legit. Natulungan nyo po ang ating mga kababayan sa kanilang mga problema, at least ngayong pandemic kailangan na kailangan ho natin talaga magtulungan at mag-ingat, lalo na sa paglabas-labas. Imbis na lumabas kayo ng bahay, ang payo ko na lang sa inyo ay mag-online buying na lang kayo. So online shopping na lang kayo. Ito yung last na itetest natin para dito sa 40,000 mAh na power bank natin. Ito, try natin to sa output number 3. Check natin kung ito ay gagana sa laptop. Ayan po, meron pa rin 3 bars. At pagmas na natin yung battery icon. So ang sabi niya, low power charger connected. Your Chromebook may not charge while it's turned on. Pero pwede siya. So guys, makikita niyo no, kahit ganyan siya, nakakapag-charge pa rin yan. So ibig sabihin gumagana siya. Kinakaya niya kahit na heavy power ang kailangan niya na wattage dito sa laptop na to. Pero at least gumagana naman siya. So yun lang guys no, maraming salamat sa panonood ninyo, at sana meron pa ako mga susunod na tatry ko
na power bank. Sana subaybayan yung aking channel. At kung nagustuhan itong yung video, itong video na to, yung pong kalimutan mag-like and subscribe. And don't forget to click on the notification bell. Maraming salamat sa inyo guys at God bless and more power. Salamat na rin sa seller nito at sa Lazada. Thank you guys and have a great day.